Hello mga beshi! For today's video, mag-recap tayo ng isang South Korean TV miniseries na may pamagat na Nightmare High. Sa simula ng episode, nakatayo sa harap ng salamin ang isang high school student na nagngangalang Do-hee. Kinakabahan niyang tiniyak sa sarili na magiging maayos ang lahat sa susunod na umaga, at kung ano man ang nangyayari ay panaginip lang. Siya ay isang estudyante sa Yosang High School. Ang mataas na paaralan ay may sariling website, kung saan ang mga mag-aaral ay nag-upload ng mga larawan, ng mga pang-araw-araw na aktibidad na nangyayari sa paaralan, para sa libangan at mga layuning pang-edukasyon. Dalawang estudyante ang tumitingin sa website, at nagbabasa ng balita tungkol sa pagkahulog ng kanilang guro sa hagdan. Binasa rin nila ang tungkol sa isang taong nagngangalang L, na nakikipag-date sa isang model student ng paaralan na nagngangalang C. Itinago ng website ang kanilang mga pangalan upang protektahan ang kanilang privacy, ngunit malinaw na sinasabi ng mga komento na si L ay isang gwapong senior na si Lee Jong-suk, at si C ay ang modelo ng freshman school, si Chien Yuna. Kahit na si Yuna ay nasa kanyang unang taon, siya ay naging napakapopular sa paaralan, na pinagseselosa ng mga sikat na senior na babae. Bukod dito, si Lee Jong-suk ay mayroon ng kasintahan, si Do-hee, kaya ang kontrobersya ay umaakit sa atensyon ng lahat. Kasama ni Do-hee ang dalawa niyang kaibigan, na nakatambay sa cafeteria. Narinig rin nila ang mga chismis, tungkol sa pakikipagrelasyon ng kanyang kasintahan sa isang freshman. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsalita ng masama tungkol kay Chien Yuna, na sinasabing ang kanyang kagandahan ay walang halaga kumpara sa kanilang kaibigan. Nagpasalamat si Do-hee sa kanyang mga kaibigan para sa suporta, ngunit malinaw na nababagabag siya sa mga chismis, sa kanyang kasintahan na nakikipag-date sa iba. Lalong lumala ang kanyang araw, nang alisin ng janitor ang kanyang poster sa notification board, at pinalitan ito ng bago na magkasama sila Chien Yuna at Lee Jong-suk. Ang mga babae ay hindi maiwasang purihin ang larawan, na nagpaselos kay Do-hee. Mabilis silang nakabawi at sinabing mukhang awkward si Chien Yuna sa larawan, ngunit umalis kaagad si Do-hee. Nang wala na siya, ang mga babae ay sumang-ayon, na mas bagay sina Yuna at Lee Jong-suk. Pumunta si Do-hee sa washroom para mag-retouch ng kanyang makeup. Siya ay nag-alala sa kanyang nanunuyot na balat, at hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Habang tinitingnan niya ang kanyang mukha sa salamin, ay binibilang ang kanyang mga kapintasan, sumigaw ang ilang babae sa labas, at tumakbo sa isang direksyon. Lumalabas na sinusundan ng mga babae si Lee Jong-suk, ang pinakasikat na lalaki sa paaralan, at ang boyfriend ni Do-hee. Sina Lee Jong-suk at Do-hee ay nagkaroon ng problema sa relasyon nitong nakaraang linggo. Sinusundan ng mga babae si Lee Jong-suk habang kinukuhanan ng mga litrato. Gayunpaman, hindi niya pinapansin silang lahat at tinitigan si Do-hee. Umiwas siya ng tingin sa kanya, at halatang naiinis. Mamaya, nagkita sila sa rooftop, at iminungkahi ni Lee Jong-suk na maghiwalay sila, dahil madalas silang nagtatalo kamakailan. Si Do-hee ay lubos na hindi makapaniwala, dahil akala niya ay matututunan niya ang kanyang leksyon at tatakbo pabalik sa kanya, kung hindi niya ito papansinin ng ilang araw. Sinisi niya ang lahat sa freshman na si Chien Yuna, at tinanong siya kung talagang niloloko siya nito. Sinabi ni Lee Jong-suk na ang mga iyon ay chismis lamang. Bago pa siya makapagdagdag ng anuman, hiniling sa kanya ni Do-hee na huwag na siyang kausapin muli, dahil opisyal na silang naghiwalay. Bago umalis, ipinahayag niya na nakipaghiwalay siya sa kanya at hindi ang kabaligtaran. Sa high school, ang details na ito ay mas mahalaga kaysa sa kaligayahan. Sa isa sa mga klase, pinag-usapan ng dalawang student kung ilang estudyante ang hindi pumapasok sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Ilang upuan ang walang laman na sa tingin nila ay kakaiba. Habang pabalik mula sa rooftop, nakasalubong ni Do-hee ang isang bagong guro sa kanilang paaralan na nagngangalang Okichul. Hindi niya ito pinansin, papunta sa silid-aralan, ngunit si Okichul ay tumingin kay Do-hee nang may pagka-curious. Pagkatapos ng tanghalian, muling pumunta si Do-hee sa washroom para mag-retouch ng kanyang makeup. Nagsimula siyang makarinig ng mga ingay ng mga tao, na nagsasabi sa kanya na hindi siya maganda para kay Lee Jong-suk, at si Yuna ang papalit sa kanya sa paaralan. Kailangang paalalahanan ni Do-hee ang sarili kung sino siya, habang nakatingin sa salamin. Habang binibigkas niya ang mga positibong pagpapatibay sa sarili, nakatanggap siya ng text mula sa hindi kilalang numero. May nagpadala sa kanya ng link ng isang beauty app, na tinatawag na MyCam Perfect. Hindi masyadong iniisip ni Do-hee ang tungkol dito at nag-click sa link.
Pagkatapos ay ini-redirect siya nito sa isang beauty editing app. Kinunan niya ng litrato ang kanyang sarili at sinimulang i-edit ito. Binura niya ang kanyang mga acne scars, ang kanyang balat ay mas pinakinas, at ang kanyang mga lips ay mas pinakapal at pinapink. Mabuti hindi siya nagdagdag ng ilong ng aso. Nag-edit din siya ng makeup sa picture, at tinitigan ito ng may paghanga, iniisip kong ganoon lang sana ang hitsura niya. Ngunit ang hindi napapansin ni Duhi, habang inilalapat niya ang ilang mga effect sa kanyang picture, ang mga epekto ay nalalapat din sa kanyang mukha sa totoong buhay. Buti na lang talaga hindi siya naglagay ng ilong ng aso. Habang naglalakad palabas ng washroom, sumulyap siya sa salamin, at nagulat siya nang makita ang maganda niyang mukha. Kahit nang bumalik siya sa silid-aralan, hindi niya mapigil tumitig sa sarili sa salamin, at hindi niya kayang intindihin ang nangyari kanina. Napansin ng mga kaibigan niya ang pagbabago ng mukha niya, at tinanong siya kung anong shade ng lipstick ang gamit niya. Ngunit sinabi ni Duhi na wala siyang lipstick. Natulala rin ang ibang estudyante sa ganda niya. Kinukuhanan nila siya ng pictures at ini-upload sa website, kung saan hinahangaan siya ng buong paaralan. Ang ilan ay nagkomento na maaaring siya ay gumamit ng maraming pampaganda, habang ang iba ay nagsasabing ang larawan ay edited. Ngunit ang karamihan sa mga mag-aaral ay nagbago ng panig, mula kay Chien Yu patungo kay Duhi, na nagsasabing mas bagay siya kay Lee Jong-suk. Nang maglaon, pinigilan siya ni Lee Jong-suk sa pasilyo, at hiniling na makipagbalikan sa kanya. Malinaw niyang pinagsisisihan ang pakikipaghiwalay sa kanya, ngayong nabawi na niya ang kanyang posisyon at kasikatan. Hiniling ni Duhi sa kanya na bumalik kay Chien Yu na, at sinubukang lumayo. Ngunit si Lee Jong-suk ay nanindigan sa pagbabalik sa kanya. Inamin pa niya na nagmamalasakit siya kay Yuna, ngunit sinasabing siya lang ang mahal niya. Ganun pa man, hindi tinanggap ni Duhi ang kanyang paghingi ng tawad. Bilang huling paraan, lumuhag si Lee Jong-suk sa harap niya para humingi ng tawad. Napasinghap ang lahat sa paligid nila sa gulat. Ang isang nahihiyang Duhi ay nag-atubili na nagsabi sa kanya na tinatanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad. Noon lang, nakatanggap siya ng notification na nagsasabing nag-expire na ang trial version para sa Come Perfect app. Dahil dito, ang mga epekto ay tatagal lamang ng ilang minuto. Agad siyang nag-excuse at tumakbo papunta sa isang banyo. Nakatanggap siya ng isa pang notification na nagsasabing natapos na ang trial na version at bumalik ang kanyang mukha sa orihinal na anyo. Walang pag-aalinlangan, nag-reply siya at itinanong kung paano niya mabibili ang regular na version ng app. Ngayong natikman na niya ang lasa ng atensyon, na makukuha niya kung mas maganda siya, ayaw na niyang bumalik. Naghihintay ng sagot si Duhi habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Pagkalipas lang ng ilang segundo, nakatanggap siya ng reply na hinihiling sa kanya na pumunta sa consulting room kung gusto niyang bilhin ang buong version ng app. Sa consulting room, nakilala niya ang bagong guro na si Oh Ki-chul na nakasalubong niya noong umagang iyon. Kumpiyansa siyang nagtanong sa kanya kung nagustuhan niya ang trial na version, at kung talagang gusto niya ang buong version. Hindi sinagot ni Duhi ang tanong, at nagtanong kung paano niya alam ang tungkol sa app. Hindi nagtagal ay napagtanto niya, na ang guro ang unang nagpadala sa kanya ng text. Ibinunyag niya na hindi niya alam kung sino ang gumawa ng app, ngunit may ilang kondisyon na kailangan niyang tuparin para magkaroon ng access sa official version. Isang nalilitong Duhi ang nagtanong sa kanya kung ano ang mga kondisyon, nang bigla siyang nasugatan sa daliri. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa papel sa harap niya, at naging mga letters ito. Opisyal na nilagdaan ni Duhi ang kontrata para gamitin ang beauty app. Sa huling eksena, makikita siyang naglalakad sa salamin, hindi alam na nakipag-deal siya sa demonyo. Kung nagustuhan mo ang video, baka naman pwede kang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa aking munting channel. Para sa mga susunod na videos, maraming salamat!